Gusto ko lamang po mag-alay ng isang holy deal sa Panginoon. Dahil sa kadalang niya, kadakilaan niya sa aking buhay, gusto ko siyang itaas at gusto ko siyang pabulihan sa oras na ito. Hallelujah. Hebrews 25 says, to give your life from loving money and be content of what you have. Because God said, I will never leave you and I will never forsake you. So we can declare that God is our helper and I will not afraid. Amen. Thank you.
testimonies. She never went to the last prayer meeting. And the reason why I'm singing this song, hindi kasi ako pinabayaan, Lord, sa lahat ng oras sa buhay ko. Last 1999, today is 2016, yung lupa ng bahay ng tatay ko, nakasanayon for a long period of time. Tapos matagal kami nagbabayad, siguro mga 250,000 yung nabayad namin. Pero hindi namin alam na hindi pala siya nakakarating doon sa pinagsanahan namin. And then one day, inibitahan kami doon sa barangay at sabi sa amin, yung lupa namin, doon siya, maiilim na siya. Tapos sabi namin, nagkaliwanan kami doon sa pinagsanahan na nagbabayad na kami matagal na, pero wala pala nakakarating sa kanya. So hindi kami ng palugit. And that's the reason why I'm here in this church. Kasi wala na akong matakwal. Kung mamatay na yun, wala na akong matakwal kasi ako yung nagpapayad. So, ako yung nasisisi, nagtiwala ako masyado. Nung nanumbalik ako sa Panginoon, nagtiwala lang ako sa Kanya, nagpupuri. Hindi ako nagre-reklamo. And one time, namin kami nagpa-praise and worship ng asawa ko sa bahay. And I keep on praying na maalam ko yung tao na pinagbayaran namin ng pera. Sabi ko, Lord, ikutin mo siya kung saan siya naroon. Huwag mo siyang patulugin para malinawa yung lahat. And then one day, while we are praising and worshiping God, nagring yung cellphone ko at tumawag yung pinagsalaan namin. Sabi niya sa akin, I'm so sorry na alam. Hindi ko na sinasadya na magkaganito patawarin mo ako. So that prayer was answered. Yung sumunod na prayer, Lord, saan mo ako makukuhanin ng 500,000? It's half a million. And I'm not rich. I keep on praying. Sabi ko rin, may gagawin ka. At hindi ko alam kung paano kami kilos. And then one time na naman, pinatawag na naman kami nung pinagsalaan namin. Sabi niya sa akin, magkipagkita ka sa akin kasi may hindi ako sa inyong favor. Ayoko pumunta kasi wala kami pera. Kasi saan mo naman kumain yung 500,000? Pinili na, kasi pumunta ka, pumunta ka na, magkipagkita kami sa SM. Sabi niya, para matapos na to, balik niyo na lang sa amin yung 200,000. It's still malaki, di ba? Saan mo kukunin yung 200,000, Lord? Tapos sabi ng Lord, ako ang gagawa ng paraan. So ako nag-pray, ako nag-pray, nag-pray ako naman. Kami dalawa lang sa ako, nag-pray kasama kapatid ko, nanay ko, at alam ko yung mga kapatid na dito sa church. Sabi ng Lord, mag-ipot ka lang 150. So from June hanggang December, yun yung naipon namin ng mga kapatid ko, ng nanay ko, nakaipon kami 150. Pero noong December 24, 140 pa lang yung pera namin. Sabi ko dun sa may-ari, wala pa po yung, hindi pa po kompleto, sabi ko pwede po pa hanggang January. Ngayon, nung araw na makikipagkita na ako, na kompleto na yung 150. Sabi ko, Lord, kiniklaim ko na pagdating namin doon, itong 150 na ito, makukuha na namin yung lupa, yung titulo na for ilang taon, for 17 years, hindi namin mahawakan. Tapos, pray lang kami ng pray, puri kami ng puri sa Panginoon. And then, meron kami sticker doon sa sasakyan namin, yung sabi doon ng Lord, for with God, nothing is impossible. Yung 137. Tapos pagdating namin doon, nakalabas na yung folder. Tapos, di-explain ako. Sabi ko, pwede po ba na ganito, inutangan po namin, pwede po ba makuha na namin. So, paliwanag ako ng paliwanag. Yun pala, hindi pa ako nagpapaliwanag. Sinasabi niya na sa akin na, ibibigay ko na yung titulo niyo. Sabi niya, eto na. Tapos, di ba 200,000 yun? Sabi niya, kahit kailan mo na lang
17 years na nakasala yung kapilong lupa namin. At ang sabi ng mayayon, ang ginawa ng Panginoon, hindi niya binigyan ng interes yung mayayon. Kasi kung talagang interesado siya, makawala na kami dun sa bahay. So yun ang ginawa ng Lord. At ang maganda pa nito, yung pinagbayaran namin ng lupa, yung nakatanggap ng pera, ibabalik na sa amin yun. So lahat ng ibinayad namin dun sa pinagsalaan namin ngayon, at saka yung lahat ng binayad namin dun sa una, ibabalik nila yun sa amin. So magantay lang kami ng tamang panahon. So napakabuti talaga ng Panginoon sa lahat ng oras. Kaya Lord God, ikaw lang ang sasamahin, ikaw lang ang dapat umulihin, pasasalamatan at tuluan ng atigil sa lugar nito. Sa iyong pinakamataas na pagbuli, pasasalamatan in Jesus' name. Amen. Amen. I-welcome po natin yung mga first-timer. May mga first-timer po ba? Wala po. Mga second-timer po. Okay, welcome po kay Sister Perlita Benaraw at Brother Noel Gregorio. Sino po sila? Pwede po makita yung po sila. Amen. Ayun po sila. Isa pong nanay at isang binata. Okay. Sige po, tumayo po tayong lahat at awitan po natin sila ng welcome song. Kamaya po natin ang bawat isa. At mitingan po natin sila. Amen.